Hi guys, this is Dee and welcome back to my channel. Kung napanood nyo na yung aking no rice, low carb slash nag-keto rin kasi ako dun sa video na yun, kaya pinakita ko rin for 1 week at talaga naman ang effect sa akin ay maganda. At nung tinry nyo ay hindi effective, bakit kaya? Ginaya nyo ba yung meal plan ko? Kasi nilagay ko dun yung meal plan ko, di ba? So, ipapakita ko ulit. Ito yung kinain ko noong day 1 na breakfast, lunch, and dinner. Meron akong chicken, avocado, pakwan. Then sa lunch, meron naman akong hummus, spinach. And then, nilagang baka na may mga gulay. Sa day 2, nag-bulletproof coffee na ako. Tapos, yung tirang nilagang baka. And then, ham and egg na may avocado at gulay ng dinner. And then on my day 3, nag-apple cider vinegar ako, tapos nag-lunch yung chicken, and then dinner ko is liempo na may itlog at mga gulay-gulay. On my day 4, apple cider vinegar ulit, tapos yung ginawa ko na pancake, bulletproof coffee, tapos sa dinner meron akong chicken tsaka gulay ulit. Sa day 5 naman, nag-bulletproof coffee ulit ako, tapos salmon, tapos broccoli, tapos bumili din ako ng cauliflower, ginawa kong cauliflower rice, tsaka avocado. Day 6, medyo na parami yung niluto ko kasi nung day 5, so unulit ko na lang ulit. Bulletproof coffee, yung tira ko nung lunch, tapos yung tira ko na dinner kasi may chicken yun tsaka tortang talong. At for day 7, apple cider vinegar, ang lunch ko, bulletproof coffee, tapos meron akong egg, tapos meron akong pepperoni, and then ang dinner ko is cauliflower rice and avocado. Sa snacks naman, ito yung mga kinakain ko, chicharon, mga nuts, tsaka kapag naubusan ako ng electrolytes, G-active. So ano yung mga napansin nyo dun sa meal plan ko? Meron ba akong kinain na pasta? Meron ba akong kinain na bread? Uminom ba ako ng soft drinks? Kumain ba ako ng patatas? Nabanggit ko ba na kumain ako ng burger? Breakfast ko ba pancit canton at sky flakes? Sinabi ko ba na lagi akong kumakain ng junk foods? So ayan, malinaw na. Kasi marami akong nare-receive talaga guys. Nag-message sa akin. It's either sa Instagram o sa Facebook. At saka dyan sa mga comment dyan below. Nilalagay nung iba dyan yung mga kinain nila. Pero guys, binanggit ko naman na nag-low carb. Kaya nga ako naglaan ng oras para ipakita sa inyo yung meal plan for a week na pwede nyo na ding sundan para hindi kayo mahirapan kung ano yung i-prepare nyo rin kapag mag-start kayo. Yung iba na nag-message sa akin, ni-replyan ko, tinanong ko kung ano yung mga kinakain nila. Sabi ko, ginaya ba yung meal plan? Sabi, hindi. So, sabi ko, anong yung mga kinakain nyo? Ayun, may kumain pa ng pancit canton. At ang ipinalit sa kanin ay tinapay. Tapos yung isa, nag-message sa akin na nagugutom siya lagi kasi parang kulang daw yung kinakain niya. So, nag-snack siya. At ayun nga, kumakain siya ng junk foods. So sinabi ko naman sa inyo guys, diba, dun sa first video ko na hindi madali tong diet na to. Ito, sabi ko, kapag mag-start ka nito, dapat decided ka na. Kasi masasayang yung oras mo, yung 1 week mo na itatry mo ang no rice, low carb, hanggang sa mag-keto diet ka. Pero mali-mali naman yung gagawin mo, yung kakainin mo, hindi naman low carb. Kaya nga, binanggit ko din sa video na yon na itong channel na to ay dedicated sa low-carb keto food. Kaya kung mapapansin mo, sinabihan pa kita na i-check mo yung mga previous videos ko para kung hindi mo alam yung kakainin mo, tulad nung nag-message sa akin, hindi niya alam kung ano yung mga kakainin niya, nandito lahat sa channel na to. Ultimo yung information, kung ano ang introduction ng keto, kung ano ang low carb, kung ano yung food na pwede mong kainin. Yung food na pwede mong kainin, hindi lang basta-basta food na pwede mong kainin yon. Mayroon tayong in moderation. Kasi kung ang gagawin mo, hindi ka lang kakain ng rice, eh ang swerte mo naman, di ba? So sana, wala nang, ano, konti na lang ang obese or overweight sa US kasi hindi sila madalas kumain ng rice eh. Kung mapapansin mo rin, halos lahat ng food na nilagay ko dun sa meal plan ko, eh,
niluluto ko talaga siya. So, konti lang yung processed food doon. As in, super konti. Tsaka kung mapapansin mo, madalas wala akong breakfast kasi it's either mag-bulletproof coffee lang ako or uminom ako ng apple cider vinegar. Yung bulletproof coffee kasi, hindi siya 3-in-1 kasi yung 3-in-1, mataas din ang sugar noon. So, mataas din ang carbs noon. So, yung bulletproof coffee, ayan, marami din nagtatanong, pwede mo yung timplahin. So, mayroon na rin akong previous videos. Ilalagay ko din sa description box below. So, i-check mo lang. Sobrang daling gawin noon. Tapos yun, nakakapagbigay yun ng energy. Tapos, kapag dinagdagan mo ng MCT oil o kaya nung butter, may chance na medyo hindi ka kaagad gugutumin. Kaya, minsan, yun lang ang breakfast ko. Yung sa apple cider vinegar naman, meron na rin akong previous videos kung paano yung timplahin. Madalas nilalagyan ko siya ng lemon kasi mas okay yung lasa niya kapag yung may lemon siya. Apple cider vinegar, nakakatulong siya para lahat nung kinain mo, madigest mo. Plus, matutulungan ka din niya na ma-absorb yung mga nutrients nung kinakain mo. At syempre, nakakasuppress din siya ng appetite. So, hindi ka masyadong gaganahan kumain. Ang pasta, tinapay, tsaka syempre yung mga potato, kamote, mga yan, matataas ang carbs niyan. Kaya, wala kang makikita niyan sa meal plan ko. So, kung yun yung kinain mo, feeling ko mas okay pa na kumain ka ng brown rice kasi mas bababa pa yung carbs noon kaysa doon sa mga tinapay. Lalo na yung mga tinapay na available sa ano sa supermarket. Ako minsan na pag nag-check ako noon, yung isa slice, ayun, pwedeng ang carbohydrates noon ay naglalaro na siya sa 20 to 25 grams. So, kung kumain ka ng dalawa noon, naka 50 grams ka na kaagad. Take note, yung piniprayer ko na meal plan, below 20 grams yung carbohydrates noon. So, ang laki ng difference. Isipin mo kung nag-almusal ka, nagtanghalian ka, at nag-dinner ka ng puro tinapay. So, may tendency na hindi ka talaga pumayat or medyo madagdagan pa yung timbang mo. Itong previous video ko ay nilagyan ko ng meal plan at kung nakinig ka doon sa mismong explanation ko, sinasabi nyo kasing andaldal ko, which is madaldal naman talaga ako. Pero ang dami ko talagang binanggit doon. No rice, low carb. Tapos pinakita ko yung meal plan ko at sinabi ko pa na mag-research din kayo at dapat decided ka na kung mag-start ka. Pero, in fairness naman, may mga nag-message sa akin na aware sila na low carb talaga. Tsaka kung mapapansin mo, marami din nagko-comment doon na effective ang low carb. Yung iba nag-keto din, effective din sa kanila. Pero yung isa, may nag-message sa akin, actually dalawa sila na medyo mabagal daw yung progress nila. Pagdating naman sa progress, depende talaga. Kasi kung mapapansin mo yung pinakita ko na no rice, low carb, diet ko, nakita mo na nag-slim ako, pero mapapansin mo talaga na may mga fats pa. Tapos nung nag-keto ako, dun siya nawala. So dun sa mga nagtatanong kung pumayat din ba yung braso, yung pagpayat ng braso ko, kung mapapansin nyo, hindi masyado dun sa low carb lang. Siguro kasi nga 1 week, so hindi mo talaga makikita yung effect. 1 week lang. Pwede nga ang nangyari sa akin is mataas yung water retention ko, yung bloated ako o kaya hindi lumalabas yung water sa katawan ko. Kaya nung nag-start ako ng diet, syempre water loss lang yung first week ko. Kaya kung mapapansin mo, mabilis na lumiit yung tiyan ko. Tapos pwede kasi na ang nangyari din sa akin ay konti lang talaga yung mga kinain ko. So kung mapapansin mo, malamang sa intake ko na yun, bukod sa ilalabas ko yung water, medyo papayat din ako. Pero kung mapapansin mo nga din sa video na doon, yung fats ko, hindi naman talaga siya natanggal. Pero yung nakita mo na may abs na doon sa previous video ko naman, keto na yon. So ang keto talaga doon, natulungan ako. Masasabi ko talaga na yung mga fats natanggal. Hindi naman totally natanggal kasi may mga times na matagal siya matanggal. So yun, natanggal siya. Pero another 1 week, 1 to 2 weeks yon, so parang mga mag-iisang buwan o kaya 3 weeks going 1 month yung nangyari para matanggal yung mga taba ko naman. Pero, strict keto ako. So, tatandaan nyo guys, research ulit tayo. Hindi porke nag-keto ka, kung ano yung nangyari sa akin, mangyayari din ka agad sa'yo. Kasi pwedeng, ako kasi nag-strict keto ako, as in, iniwasan ko talaga yung carbohydrates. At yung fats na 70 to 75%, chinecheck ko talaga yung macros ko.
Pati yung mga food ko, gusto ko kasi i-follow talaga yung ketogenic diet. Kaya yung mga food ko talaga, eh, kahit papano is pasok doon sa strict, pero hindi ko lang talaga nakuha yung mga grass-fed na meat. Tsaka depende din siya sa body composition natin, sa genes natin. So, pwedeng mabilis akong pumayat, pwedeng ikaw mabagal, pero mas maganda yung nangyayari sa'yo. Kasi nga, mabagal, tapos nami-maintain mo. Ako kasi pwedeng mabilis, pero pwedeng mabilis ko ding maibalik kapag kumain na ulit ako ng high carbs. Pero ikaw, since pwedeng onti-onti lang yung nangyari sa'yo, so nakakapag-cheat meal ka, pero hindi agad bumabalik. Hindi lahat kasi talaga tayo pare-pareho. Diba, yung sa genes natin, malaki na yan na difference. Yung iba, pinanganak talaga sila na mabilis ang metabolism nila. Kaya kung may mga kakilala kayo, nakain sila ng kain ng rice, pero hindi tumataba, sana all. Tsaka nabanggit ko naman previously sa inyo, papakita ko na rin yung mga clips nung sa pinsan ko. I think 8 to 9 months siya. Hindi ko pa ka rin kasi siya nakakausap. Yung last na lang na pinadala niya ng mga pictures din lang ang nasa akin. So, nauna siya bago ako nag-start. Ayan, medyo malaki kasi talaga siya. Ako kung mapapansin mo din, hindi naman talaga ako obese, overweight lang. So, malaking factor din kapag medyo malaki ka na, obese na compared sa overweight ka lang. So, kung obese ka na, syempre, medyo mahabang panahon yun. Kasi syempre, hindi naman talaga siya kakayanin ng 1 week, 1 month, siguro kung sasamaan mo siya ng exercise, pero pwedeng, yung pinsan ko kasi umabot siya ng 8 months, pero sobrang ganda ng result niya. Ang liit na talaga ng braso. Pero yung sa kanya kasi sinamaan niya ng exercise. So kung tamad ka mag-exercise tulad ko, pero ako I'm trying na mag-exercise kasi hindi rin talaga siya maganda yung shape mo dito, yung formation ng ano mo. Napapansin ko yun, hindi siya maganda. Pumayat siya, tapos hindi naman talaga siya ganun kaganda yung ano, parang may onting lumalawlaw. So, gusto ko matanggal talaga yun. Kaya medyo nag-e-effort na ako mag-exercise ngayon. So, exercise, malaking factor din talaga. Pero kung gusto mo, low carb ka lang talaga, no rice, of course, automatic yun. Kasama na yung mga pasta na nabanggit ko kanina. Check mo din yung Facebook page na LCIF, tsaka yung Kifi, K-I-F-I. Parang Keto Intermittent Fasting International ata. So, naka-join din ako sa mga ganon. So, makikita mo na yung intermittent fasting ay malaking bagay din. At dun ka talaga mamumulat na sobrang effective ng low-carb diet. So, makikita mo dun yung mga transition ng iba. Yung iba mabagal. Yung iba sobrang bilis. Kasi yung mga iba nagki-keto din sila eh. So, depende din yan. Tsaka, hindi porke sinabi mong keto, eh, automatic na kung ano yung, diet niya na keto, eh, ganun din ka din dapat. Hindi. Napapansin mo doon kung ano yung mga difference kasi aminin natin, magkakaiba pa rin yung kinakain natin everyday. Nag-message sa akin na naglo-low carb na daw siya parang mahigit 1 month na, pero konti pa lang yung nababawas. I suggest na dagdagan ng intermittent fasting. Ako nung nag-start ako, wala akong snack. Automatic yun eh. Kung hindi ka na nag-snack, parang nakakapag-intermittent fasting ka na. Lalo na kung kakayanin mo yung 16 hours. So, within 8 hours na span ka lang kakain, mas okay yun. Mas mabilis siya makapagpapayat. Kung tumatambay yung timbang mo, hindi bumababa, check mo yung mga kinakain mo. Pwedeng natataasan mo yung carbohydrates mo. O kaya, siguro, by the time, kailangan mo na ding mag-intermittent fasting pa ng mas mahaba tsaka dagdagan ng exercise para mas mapabilis. Pwede rin, i-check mo yung calories ng mga kinakain mo kasi pwedeng low carbs sila pero mas mataas pa rin yung mga calories nung nakakain mo compared dun sa mga nakakain mo dati kasi ang pagpapapayat talaga ay nasa calorie deficit. At panghuli, nag-research na rin ako ng additional factors na pwedeng kaya hindi ka pumapayat eh kasi nangyayari to sa'yo or nagagawa mo to. Una, not getting enough sleep. Ako nangyayari to sa akin. Pag super puyat ako, tapos parang alauna na ng umaga, gising pa ako, nagugutom ako eh. So may chance na kumain ako imbes na nakapag-fasting na ako. Tapos yun, pwedeng nakakainom ka ng maraming sugary drinks. O kaya kahit yung mga, yung mga drinks na no sugar or zero calorie, hindi rin kasi ganun kaganda yun kasi yung mga nilalagay nila doon na ingredients,
So, pwede na naapektuhan ka nun. Siyempre, no exercises at saka maraming snacks. So, kung madalas ka mag-snacks, ayan, may chance din. At hindi ka umiinom ng maraming tubig. So, drink enough water. Kailangan talaga ang water sa katawan. At syempre, kung stress ka. Ang stress kasi, tulad nga ng pagkakaiba ng pagpayat ng bawat isa, ang stress kasi, it's either magpataba sa'yo or magpapayat sa'yo. So, depende rin siya. That's all for today. Kung mayroon pa akong mga hindi nabanggit at kung mayroon pa kayong mga naguguluhan na mga information na naibigay ko sa inyo, comment down below para malaman ko kung ano pa yung iba niyong katanungan. Usual sharing is caring, so i-share nyo na rin itong mga information na nabanggit natin sa video na to sa inyong mga friends na nagno-norize, pero hindi naman naglo-low carb. Kasi sayang din naman guys kung mag-one week siyang norize, pinipigilan niya, pero todo naman siya ng kain ng tinapay, diba? And don't forget to like and subscribe and click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Thank you so much for watching and see you next. Bye!